Samantala, nagkahiwalay man for a time, nagkaroon pa rin naman ng happy ever after ang love story ni Dabarkads Julia Clarete at ng kanyang Irish husband na si Gareth McJohn. Panoorin po natin ang nakakakilig nilang kwento. Sa kauna-unang pagkakataon, ibinahagi ng EB Dabarkads Julia Clarete ang love story nila ng kanyang Irish husband na si Gareth McCown na tinatawag rin niyang Papa G. Taong 2011 na magkita ang dalawa sa isang golf event. Wala akong interest sa foreigner eh. After 2 weeks, si Pauline, Luna, Soto. Sabi ni Pauline, Jules, may humingi ng number mo. Taga soda company. Scottish yata yun eh. So si Drew, nakilala pala siya ni Gareth sa isang event. Tapos naging vibes sila kasi nag-golf din si Drew eh. Si Drew, tinanong si Pauline kung pwedeng kunin yung number ko. After 2 more weeks, nag-text na siya sa akin. Chikahin niya muna ako. Tapos biglang, do you wanna have dinner sometime? Biglang, hindi ako makasagot. Yung gusto ko sumagot, pero parang ayoko kasi nga natakot ako. Mag-chikahin kami ulit after 1 week. May party kina Alan Kay. Dapat kasi magdi-dinner lang kami tapos pupunta na ako kay Alan Kay. Nagkasarapan ng kwentuhan. Hinata ko siya hanggang dun kina Alan Kay. Drive siya! Punta kami kina Alan. Tapos sinabi niya sa akin, you know, that night, I knew you were special because when you got to Alan Kay's house, nanghiram ako ng damit ni Alan Kay para makalamoy ako. Sabi niya, nung nakita ko na wala kang pakialam. Kahit hindi ka yung ayos na ayos, first date natin yun, pero nakita niya na kaagad yung okay ka lang palang natural. Ayun na. Na-in love na siya ng gusto. Pak! Ngunit tulad ng ibang relasyon, ay dumaan din sa pagsubok si Julia at Gareth na humantong pa sa kanilang breakup. 5-6 years into the relationship, nag-long distance na kami. Talagang binrekan ko na siya. Tapos I was starting to see if I can go out with other guys. It comes to a point when you just ask yourself, mahal mo ba? Mahal mo, mahal mo. He taught me to love again and to trust again. Nakaka-touch kasi the way Gareth cares for Seb is not just to win his favor, hindi. Siya talaga yung tingin niya kay Seb, anak talaga na ano ko to, cargo ko to. Hanggang sa isang araw, inay ni Gareth si Julia na magbakasyon sa isang isla na tinatawag na Bato-Bato. Gitna ng Singapore and Malaysia, there's a small, tiny island called Batu-Batu. Batu-Batu is bato. E di, dapat naisip ko na rin, rock. Ang may rock na ibibigay. Niyakap niya ako from behind. Tapos meron siyang dalang parang sandok, parang plastic bag. Sabi niya, Jules, we've been together for 5 years, and I think it's time. Will you be my wife? Biglang nag-slow-mo lahat. At itong July 23, matapos ang kanilang 6 na taong relasyon, ay ikinasad na sina Julia at Gareth. Pribado ang naging selebrasyon. At ang kanilang reception ginanap sa isang castle sa Ireland. Namimiss man ni Julia ang pagiging host ng Eat Bulaga, aminado si Julia na masaya siyang namumuhay ngayon sa Malaysia. Nagtitren ako, nag-MRT ako doon. And then I do groceries, namamalengke ako sa wet market. And it's such a liberating feeling because no one seems to care. Congratulations and best wishes, Julia and Gareth.